Martes, Secret Stories. Ako nga pala si Cassie, maputi, maganda, at di naman sa pagmamayabang. Sinasabi nilang, napakaganda daw ang hubog ng aking katawan. Nagtratrabaho ako dati sa malaking kumpanya sa Manila bilang receptionist at doon ko nakilala si Derek na boyfriend ko ngayon. Sa ngayon ay endo na ako pero si Derek hindi pa. Noong nakarang araw sinabihan niya ako na magkakaroon daw ng team building sa Laguna at pwedeng sumama yung mga crew na kakaendo lang para daw masaya kaya sumama na din ako. Isang hot spring resort yung pinuntahan namin, bali 11 na lalaki at 7 babae ang sumama. At syempre, kasama ang mga boss. Pagdating namin sa venue, 2 activities lang yung ginawa namin. Pagkatapos nun ay, nag-inuman at kumain na. Gabi na nung niyaya ko ni Derek upang lumangoy sa hot spring. Mainit ang tubig at may mga isda na maliliit na kumakagat sa paa. Sa mga oras na yon, nakakaramdam na kami ng init sa katawan. Dala na din ng alak na nainom namin. Niyaya niya ako na pumunta sa bandang malalim, abot hanggang leeg ko. Maya-maya pa ay, niyakap niya ako. Masarap sa pakiramdam dahil sakto lang ang init ng tubig, na kung saan, mas lalong nakaka-excite dahil sa binabalak namin ni Derek. Bigla niya akong kinarga. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kargada at pagkalalaki. Kahit parehas kaming may kasuotan. Maya-maya pa ay pinatalikod niya ako habang nakayakap. Dahil medyo madilim at malaki ang pool, hindi nahalata na may gagawin kaming kakaiba. May nangyari sa amin ng aking boyfriend sa pool nang walang nakakita at nakapagparaos sa init na nararamdaman. Muli kaming bumalik sa aming mga kasamahan para makipag-bonding. Uminom ulit kami, kasama ang mga kasamahan namin, at isa na doon si Nico. Niligawan niya ako dati at medyo close kami nito. Lasing na si Derek at pagod na daw siya, kaya napagpasyahan namin na magbanlaw na at pumasok na sa kwarto. Nag-away kami ni Derek sa loob ng kwarto. Lasing na at antok na siya. Gusto ko pa siyang kausapin, pero imbis na kausapin niya ako, tumalikod na lang siya. Alauna ng madaling araw ay lumabas ako ng kwarto dahil sa sobrang inis sa boyfriend ko. Bumili ako ng kape at umupo sa may lamesa na may upuan na bato. Medyo madilim at doon ko mas pinili tumambay. Maya-maya ay nakita ko si Nico at nakita niya rin ako. Tumabi siya ng upo sa akin at nangamusta. At nakapagkwentuhan na rin. Di ko na malayan na nakadikit at nakapatong ang aking dibdib sa may lamesa malapit sa kape. Bigla niyang kinuha ang kape at natabig niya ang harapan ko. Napatingin lang ako sa kanya sabay inom niya sa kape ko. Ang lambot pala niyan. Sambit niya. Napangiti lang ako sa sinabi niyang yun. Pagkatapos niyang uminom, sinadya niyang ibalik ang kape sa kung saan niya kinuha. Pagkakataong iyon ay di na niya inalis ang kamay niya sa aking dibdib. Maya-maya pa ay, inalis na niya ang kamay niya at inilipat niya sa hita ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya at sinimulan niya akong halikan. Hinayaan ko lang siya kasi gusto ko din iyon at inis na inis ako sa boyfriend ko. Madilim kaya alam ko na walang makakakita sa amin habang hinahalikan niya ako ay pasimpleng kumagapang ang kanyang mga kamay sa aking katawan. Hindi rin ako nagpatalo at gumawa din ako ng paraan para mas lalo siyang ganahan. Yumuko ako sa ilalim ng lamesa at kusa niyang inilabas ang kanyang pagkalalaki. Di ko napigilang bumigay ako kay Nico at may nangyari sa aming dalawa sa madilim na lugar ng mga oras na yon. Paminsan-minsan, nahihinto kami sa ginagawa namin kasi may naririnig kaming nagkwekwentuhan na malapit sa amin
at baka makita pa kami. Maya-maya pa ay inayos ko ng sarili ko at bumalik ako sa kwarto na kung saan nandun ang aking boyfriend. Mas lalo akong nainis dahil nabitin na naman ako, sakit sa puson kumbaga. Pagpasok ko sa kwarto, wala pang ibang makasamahan namin. Malaki ang mga kama at tabi-tabi kami matulog. Humiga na ako at tumabi kay Derek. Tulog na tulog siya at sinubukan ko siyang iharap ang higa. Pero tulog mantika pa rin. Naramdaman ko si Nico ay humiga sa likod ko at humaplos sa aking katawan. Napasulyap ako sa likod ko at napapakagat labi si Nico sa ginagawa niya. Tinitignan ko si Derek na nasa harapan ko, baka kasi magising siya. Hinayaan ko lang si Nico sa ginagawa niya dahil gusto ko din iyon. Binulungan niya ako na gusto niyang ituloy ang naumpisan naming nangyari sa labas kanina. Naganap ang maingat at dahang-dahang pagpapaligaya sa akin ni Nico. Kahit katibay pa namin ang aking boyfriend na si Derek, napapalakas na ang paggalaw ng higaan dahil sa mga eksenang nagaganap sa amin ni Nico. Sa mga sandaling iyon, wala na kaming pakialam kung magising si Derek. Umabot ng mga 20 minutos ang nangyari sa amin ni Nico nang di namalayan ng aking boyfriend na katabi namin. Pinagmasdan ko siya, tulog na tulog pa rin. Napangiti na lang ako dahil natapos akong makipagbakbakan sa iba. Pero siya, tulog na tulog pa rin. Nagbihis na kami ni Nico na parang walang naganap at simpleng lumabas ng kwarto. Natapos ang isang gabi ng outing at lumipas ang ilang araw ay tuluyan na kami naghiwalay ni Derek. Si Nico na ang naging boyfriend ko ngayon at masaya naman kami sa aming pagsasama. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat.